Okay, so dito natin makikita sa about kung ilang bit yung ating computer. So ito yung computer ko ay 64-bit yung kanyang operating system. Hi everybody! Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking channel, ako po yung nag-upload ng iba't ibang klase ng video tulad ng personal vlogs, travel vlogs, at mga tutorials. Kaya feel free na pumisita ka sa aking YouTube channel. Hi! Proceed na tayo sa ating tutorial. So ngayon, ang ating ituturo sa inyo ay kung paano natin malalaman kung ilang bit ba yung computer natin, kung 32-bit ba ito or 64-bit, okay? So tuturuan ko kayo ng tatlong way kung paano natin malalaman kung ilang bit yung computer natin. Kaya make sure lang natapusin mo ang ating tutorial. So first step na ituturo natin sa inyo guys, ay right click po sa inyong mga mouse, tapos punta po kayo dito sa display settings, and then punta po kayo dito sa about. Okay, so click nyo po yan, tapos dito ay dito na po natin makikita sa screen na to kung ilang bit yung ating computer. So dito nakalagay yung edition, version, OS build, product ID, serial number, processor, installed RAM, system type. Okay, so dito natin makikita sa about kung ilang bit yung ating computer. So ito yung computer ko ay 64-bit yung kanyang operating system. Ayan. And syempre, sa pangalawang way naman kung paano natin malalaman kung ilang bit yung ating computer. X-zoom na natin to. Okay. Ayan. Okay. So, ito yung pangalawang way kung paano natin malalaman kung ilang bit ng ating computer. So, dito sa search bar, type natin dyan ang system information. Ito. So, click natin. Tapos, dito po natin makikita. Okay. So, dito natin makikita kung ilang bit yung ating computer. So, ito siya guys. Ayan. Okay? So, pangalawa. Ay, ito pangalawang way natin. Okay? So, sa pangatlo ay X natin yan. Okay? So, refresh muna natin. Okay. So, kung makikita natin sa graph na yan ay 73.1% ang hindi po nakapag-subscribe at 26.9% naman ang mga viewers natin na nakapag-subscribe sa atin. So, ibig sabihin, 73.1% ang nanonood lang sa ating vlog pero hindi po nakapag-subscribe. Kaya kung ikaw ay nanonood sa aking mga vlogs, ay i-click mo na ang subscribe button dahil malaking tulong po yan sa atin. At para lagi kang ma-notify every time na may bago tayong upload. So, thank you so much! At proceed na tayo sa ating video. Sa pangatlo naman guys, punta tayo dito sa this PC. Tapos, dito, right click sa inyong keyboard. And then, properties. Okay. So, dito natin makikita kung ilang bit ang ating computer. Okay? So, ayan. Diyan po natin makikita. Okay? So, ganun lang po guys kadali. Ganun lang po ka-basic. Kung saan natin makikita ang ating system type, okay? So, halimbawa sa mga laptop natin, sa computer natin, kasi may mga application na pinapa-download or pinapa-install sometimes yung ating mga boss, diba, sa trabaho. Kasi sabi, ganito kailangan, meron kayong ganitong system. So, mayroon silang mga application na pinapa-download sa inyo. At naka-indicate lang, halimbawa pwede siyang i-install sa 32-bit or 64-bit ang inyong computer. Okay? So, kasi kapag hindi, parang nagkakaroon siya ng problema, nagle-lag, or hindi po natin maiwasan na mag-shutdown yung ating computer. So, yun lang guys, and I hope na may natutunan kayo sa ating tutorial. Kung nakatulong man sa iyo ang video natin, ay don't forget to subscribe and i-click mo po ang notification bell for more videos
update. Thank you so much for watching and see you on next vlog.